This program is brought to you by 8Tribe Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8Tribe Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkos, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8Tribe Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan, pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, usapang babae. Samahan si Napelida Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8Tribe Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kakampi ng mga kababaihan, Pelida Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. Good afternoon, everybody! Usapang babae na naman po! Happy, happy Thursday, everyone! This is Pelita Peralta Uy for Usapang Babae. Nakasama si Chichi Espiritu Flavier. Hello, everyone! At sa mga nanonood sa atin sa 8Tribe TV, ang radyo sa telebisyon, magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre ganoon na rin po sa mga nakikinig sa atin sa DZRJ 810 AM. Kung kayo man ay nasa mga bahay, sa workplace, or sa mga nasa sasakyan, sana po mag-ingat tayo ngayon at sana maging maganda pa ang mga ating mangyayari pa sa buong araw. At syempre, pwede nyo rin kaming mapanood sa mga nanonood sa ating online sa live streaming www.8trimedia.com. At sana, i-follow nyo rin kami no, sa ating Facebook account na facebook.com/8trimedia. At syempre, follow us on Twitter at 8trimedia at follow us on Instagram at 8trimedia. At ito nga pong usapang babae na pwedeng maiyayag ang inyong mga damdamin, ang mga inyong kaisipan at puso sa mga issue na tumatalakay sa mga kababaihan na halos lahat naman yan ay pwede. At again, magandang-magandang tanghali po at hapon sa inyong lahat. Ito po ulit si Pelita Peralta Uy na kasama si Chichi Espiritu Flavier para sa hapong ito ng Webes. At ating ang topic ngayon, actually, tama din naman ang suggested topic, requested topic, because marami nga naman ngayon, no, mabilis ang mag-init ang ulo ng tao, no? O, Chichi, say hi to everybody now! Magandang hapon! Welcome to Usapang Babae. Medyo maganda ang weather, di masyadong mainit, pero hindi naman. Oo, lalo na pagising ko kanina. Talaga? Umuulan-ulan siya. Tapos, it's a beautiful day. Hindi rin masyado traffic. Sana ma-maintain hanggang mamayang uwian ang mga nagtatrabaho. Sana tuloy-tuloy na lang, ano, that kind of flow, ano? Yes! Oo, anyway pala, no, meron tayong iaano, kasi meron na tayo ulit pa na bagong mga numbers. Ah, yes! Okay, para at least pa may record nyo na pwede nyo kaming matext o matawagan, ano, sa, eto po, pag-Globe kayo, ha? Pag-Globe, meron po tayong isa pang number na 0977-631-0607. Ulitin ko, ha? Ito po ay Globe number. 0977-631-0607.
At meron na rin po tayo sa Smart. We make it parang easy and convenient for you kasi nga naman iba ang payment, ano? Kapag medyo iba ang inyong network. So, para po sa mga Smart subscribers, ito po ang ating number, 0949-570-8003. Ulitin ko, 0949-570-8003. Pero yung dati po nating number, ay pwede nyo pa rin magamit dahil yun yata kayo sanay pa, no? No, so, sana na ilista ninyo. I think let yung 0917-798-89. Pang-text. Okay. Pang-live phone patch. Yung dalawa. Okay. So, pwede ho kayong tumawag doon ha, sa dalawang binanggit ko at sa atin siyempre yung text line na tuloy-tuloy lang po ang inyong pag-text sa ating mga topics or kung meron kayong mga greetings, no? Or panawagan. Pwede rin po tayong manawagan dito because we also do public service. It's 0917-798-8910. Ulitin ko, 0917-798-8910. At meron po tayong hotline that you can call via landline. No? It's 412-0288. 412-0288. Oo. At si Chiu, i-announce mo itong ating magandang proyekto ng A-Tri Media Broadcasting. Actually, nakakatuwa ang A-Tri Media. Hindi sila nakakalimo, tumulong. Tuloy-tuloy talaga. Yung last natin being yung, alam mo, yung Operation Tule. Correct. Ang daming natulungan. Well, at pero pangalawa na. Yes. Actually, maraming beses na ito. Ang bloodletting. Pero maulit-ulit. Sa lahat ng gustong tumulong at magbigay ng dugo, makinig po kayo. Hinihahandog ng A-Tri Media Broadcasting Network sa pakikipagtulungan ng Dugong Alay Duktong Buhay, Quezon City Government, Providence Hospital, Long Center of the Philippines, Cerilium Alcohol, Regional Emergency Assistance Communication Team, NCR North, Medicaid Distributors Incorporation, Liquid Gold at Aura Soap, ang A-Tri TV Bloodletting Project na gaganapin sa July 24, linggo po yan, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Quezon City Catwalk. Sa mga nais magbigay ng dugo, donation, or kahit na pagkain or inumin, welcome po yan. Tawag po kayo sa amin, 412-0288 o kaya mag-text sa aming text line, 0917-798-8910. Yun. So, sana po, yan po ang ating bloodletting na hatid sa inyo ng A-Tri Media. Okay, Okay, naku, galit yata ito. Ano ba? Kasi ang requested topic at ang suggested topic, no, ay, paano ba yung, alam mo yung galit talaga? Talagang malaking factor na nung nangyayari sa isang tao yan. Sa araw-araw, ginawa ng Diyos. And I think it's a good one to discuss it. Paano ba makukontrol ang galit? Dahil sa totoo lang ang galit, napakaraming epekto at lahat ay hindi mabuti. Correct. In all aspect, ang galit ay walang kinahihinatnan. Yung sobrang galit I'm talking about. Ay walang kinahihinatnan na maganda. Correct. Palagi talagang may nega. May mali, or merong masama, no? Yes. Oo. So sige. Ang pinag-uusapan po natin galit ay tinatawag na yung malinang galit. Yes. Oo, kasi pre-premise ko lang po ay meron namang galit na righteous anger. Yes. Yun ako kontrol mo. No, righteous anger is something like you hate sin. Mm-mm. You hate kunyari nagagalit ka sa isang tao na mapang-ape sa kapwa. Oo. That is righteous anger. Mm-mm. We are angry when it comes to corruption. That is righteous anger. Yes. Pero ang galit na sinasabi natin dito ay yung uncontrollable. That's why you're doing things na pwedeng mag-apply sa iba ng righteous anger nila dahil sa ginagawa mo. Mga sudden burst of anger. Oo. Anger na hindi naman kailangan. Yes. Pwedeng iwasan. As you said, tama yon, sudden burst. Yes. Sudden. Meron namang iba, deep-rooted anger na that turned to a bitterness. Yes. At pag lumabas yun, sabog. Oh my gosh. Saka yun, deep eh. Yung, may pinanghuhugutan. Saka ang nangyayari, sa sobrang tagal ng anger na yon, prolonged, no? Hindi mo hinandle. Pag nag-deep-rooted anger yan, turn to a bitterness. Ang problema sa bitterness, napakahirap habulin na mawala. Yes. Yan na yung buong buhay mo, may nakasuksok sa heart mo. I think there are people who would say that they cannot recover, or they cannot forgive a person, or they cannot move on because of that, yung may nakastain, nakatatoo
sa heart mo, yun po ang bitterness, ha, pag sinabing bitterness. That's why it's so hard na umabot doon. Kaya ang topic natin ngayon ay bago pa. Di ba? Bago pa umabot doon. Sa bitterness na yun, na mahirap na po talagang labhan yun eh. Doon na tayo bago pumunta. So pag-usapan na po natin yan para naman eh, buhay natin ay gumaang. Medyo how to control it. Whatever. Mga tips at mga ating insights. Okay. O eto. Sige, pag-usapan muna natin. Ano ang mga epekto ng galit? Okay, nakakasakit ka ng ibang tao. O yun. Oo. Na pwede mong pagsisihan. Yes, at maaaring yung taong pinagkagalitan mo ng bonggang-bongga ay hindi ka na rin mapatawad. Oo, at pwede yung sa galit mong yun ay may nangyari dun sa tao na ikaw ang nag-cause because of your anger. Correct. Pwede. It can happen that because of the things you've said. Sumama ang loob. Hindi lang sumama, na wala ang pagkatao. Oo. Maaari yun. You know, sometimes words are like swords. Yes, it can pierce you. It can pierce you so bad at talagang sumusugat na later on, iyon ang wumawasak sa isang tao. Agree. Parang kaya mong yurakan ang buong pagkatao niya na tinaas niya ang sarili niya for so many years. And only because of one line, yes, you can just destroy. Correct. Parang Lego. Yeah. Parang isang or domino na tinanggal mo isa, yung magkakadikit, lahat. Bumagsak lahat. Mm-mm. Only because of that. And how ang mahirap po sa words ay hindi nababawi. Yes. Walang bawian eh, no? Oo, pag sinabi mo na at nakasakit ka. Correct. Na, nakabaon na. That's why be careful ako. I learned that na parang minsan pag may nasabi ako, hindi mo mahabol, di ba? Hindi mo mahabol. Medyo ako at this point in time, like ang daming taong abusive ang salita. Mm-mm. Nakakasakit, nasasaktan ako. Mm-mm. Pero sa akin, I want to choose my battle na lang. Oo, kung hindi, pati ikaw ay masasabi. Yes, yes. Give an example, halimbawa yung aking husband, masakit magsalita. Oo. Minsan sasabihin ka, example lang to ha, mga kaibigan. Tanga, bobo ka or ganyan. Maaaring ako hindi na kumibo. Mm-mm. Oo. Pero yung galit na yun, namumuo sa akin. Namumuo, totoo yun. Na kahit na on a good time siguro. Mga kaibigan, I'm talking na for in general. Ha? Hypothetical. Not necessarily applies to me. It can also apply to good friends and ganyan. Mm-hmm. Hindi mo na mabawi eh. Hindi mababawi. Lalo na, alam mo, epekto sa isang tao, ang problema ikaw ay na-release mo eh. Mm-mm. Yung gusto mong sabihin o yung galit mo. Tapos ikaw okay ka. Paano yung kabila? Paano yung tinamaan? At itong pinakamasakit, yung mga nakakakuha ng ganyang klaseng verbal abuse from a person who cannot control anger, sila ang may epekto na misan ang masakit, ina-accept mo na lang and suddenly you're numb. Maawa ka sa isang tao na later on, the person will just accept all the insults, all the abusive words only because pinawala mo yung pakiramdam na dapat akong ma-offend. Okay, I'll tell you that something. That is terrible. I agree totally. Oo. Maaring, di ba, imbawa ikaw, inaabuso kita on a daily basis. Yung pilita, ikaw, hindi ka marunong maganyan. Oo, hindi ka na kumikibo. Oo. Pero hindi ko alam na dinudurog ko na pagkatao mo. Oo. Dinurog mo for a while, nasasaktan ng isang tao, nadudurog. And then what will happen later on? Kalyado. Alyos na siya. So later on, wala na siyang pakiramdam. Can you imagine what you've done to a person? Pare, yan ang isa sa, siguro yan ang righteous anger, nakagagalit ko. Mm-mm. What did you do to this person na kahit na nang anong gawin sa kanya, wala na siyang reaction? Na dapat may mga pagkakataon na masaktan siya. Wana! Because of you. Wana siya care. Oh, at tapos yung mga mayayabang pa, sabihin, buti nga lumakas siya. Of course not. You destroyed somebody. Yes. You did not make the person strong. Ginawa mo siyang manhid. Yes. And later on, he will also be like you. Mm-mm. Kasi alam mo, para maging wala ka ng konsensya with the way you express yourself, yung anger mo. Kaya wala ka ng konsensya is because wala ka na rin pakiramdam. Or on second thought, maaaring cautious yung taong yon na kung ano man ang naramdaman niyang sakit na nanggagaling sa iba, conscious siyang hindi niya maipasa sa iba, both good and bad, di ba? Paano? Okay, di ba yung sinasabi mo, minsan yung sa sobrang, bawa, sobrang abuso sa akin, magiging abusive na rin ako.
Kasi wala na akong pakiramdam eh. Hindi ko na alam yung sakit nung namura ko. So kaya kitang murahin. Parang nagmanhid ka na yes. rin. But like on second person. Thought, oo. Pwede rin namang mangyari is abusa, na-abuso ko, verbally abused ako. Ipangangako ko sa sarili ko ngayon na hindi ko gagawin sa ibang tao. Oh, pwede rin nung, yun. Galit na galit ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. Pelita, sobra-sobra. But instead, I'll treat you with kindness and instead of getting mad at you, like, kung paano ko narinig na punyeta and ganyan-ganyan. Ako yung, uy, Pelita, alam mo minsan, kasi dapat alam mo galit. Na. Yes, because I know the feeling and na ikaw ay mas na-abuso. That is the right way. Sana. That is the right way. Sana talaga. At alam ko may mga ganun. Mm-mm. Pero meron din bang iba, parang initiation. Mm-hmm. Dahil lang isang taong at sinabi ko na wala nang pakialam sa pakiramdam ng iba ay maaaring wala na rin pakiramdam. Mm-hmm. Ang nakakatakot at baka maipasa yun. Na dahil wala na akong pakiramdam, na akala ko okay lang yung minumura-mura, yun na yung pakiramdam ko, magmumura din ako. Oo. Papasa at papasa. Ay, mga kaibigan, hindi po normal na namumura kayo, ha? Yun na nga. That's not normal. Actually, nakakagulat na merong iba, akala nila, it's alright. Yes. It is not alright. I mean, the abusive word like the Tagalog PUT something-something, or the BOBO ka, Correct. Or TNGA ka, tanga. Mm-hmm. Maaaring tinatanggap ng taong pinagsasabihan, yes. But hindi mo alam na ang galit na sa iyo ng taong 'yon mm-hmm. ay sukdula na hanggang at yan ay pwede yan nangyayari sa people na may power sa iyo like a spouse mm-hmm. a parent or a boss mm-hmm. pwede yan so please stand up for you because uh-huh. buong buhay yan eh 'di ba anything that will affect you alam mo yung mga yan mawawala later on. Ang serious natin. Oo, diba? Pero totoo, it's a topic that we want on. Para rin sa mga taong. Huwag pumayag! At saka, di lang sa mga hindi pumayag. Kayong mga walang akala nyo kung sino kayo, you stop that. Galit agad ang aga-aga. Anyway. Stop bullying! Oo, mag-break muna tayo. Ang oras po natin ay 2:44 p.m. na po. Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan. Pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, usapang babae. Samahan sina Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 83 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8Try Media Pro Incorporated. This is 8Try TV. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng labnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Mahina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o labnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin. Kasama ang Biojessic po. Biojessic na. This is Biojessic po. Biojessic! Ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just take up my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come one day, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away.
balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Kakampi ng mga kababaihan, Pelita Berata Uwe at Chichi Espiritu Flavier. We're back! Usapang babae. Ito pa rin po si Pelita Berata Uwe at si Chichi Espiritu Flavier. At para po sa mga kakabukas lamang ng kanilang mga himpilan, ng kanilang TV at ng kanilang Ustream, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay paano ba nakokontrol ang galit? Dahil nga kanina po sa first part at pinag-usapan natin, ano ba mga epekto niyan, ano? At sinabi nga namin unang-una dyan, maawa ka dun sa pinagbubuhusan mo ng galit mo dahil lamang hindi mo makontrol. This is not only about yourself. Not everything is about you. Remember that, no? May ibang mga taong naapektuhan dahil sa mga pag-uugali mo. Yan. Okay, para po sa mga gusto pang mag-text, umahabol po kayo. 0917-798-8910. Ulitin ko, 0917-798-8910. So, kanina nga sinabi namin, yung mga galit na iba ay naapekta ng ibang tao na dahil lamang na hindi mo na-control ay pwedeng meron kang nasira, meron kang nawasak na isang tao. Pwedeng pagkatao ang puso niya, paniniwala niya sa sarili ay dahil lamang sa'yo ay nasira, no? So, yan ang isipin mo. Hindi lang ikaw ang involved kapag ikaw ay nagagalit. Okay, number two na epekto yan. Alam mo ko ano? Ano yon? Alam mo ko ano? Ano? O sige, sasabihin ko. Sabihin mo na kung sino akong bitinin pa. Pakinggan. Okay, number two. Alam mo ko ano? Pwede masira reputasyon mo nang dahil lang sa galit na hindi mo napigil. Yes. For example, you are in a public place. At bigla ka dong nagpakita ng iyong uncontrollable anger. My goodness, kahit anong gawin mo, yung kahihiyan mo after. I don't think you will be proud of nagwala ka eh. Kahiya ano? Nakakahiya. It's like, ang nakakaano pa niya na mukha ano? Ano? Mahiya ka talaga dahil pati ang magulang mo ay masasabi. Dahil sasabihin, anong klaseng breeding yan? I can give you an instance. Wala siyang breeding, no? Anong klaseng pagpapalaki ng magulang? Can you just imagine, pati magulang mo, nasabit mo dahil sa iyo? Example, nakita ko to eh. Nambawa sa bar. I used to handle a bar, right? Mm-hmm. May mag-asawa doon. Yung lalaki, very abusive siya. Yes. You berate your wife in front of the waiters, in front of the guests. Yeah. Alam mo yung feeling ng wife kasi nag-confide sa akin. It's belittling. Actually not. Sabi ng wife, ako, makapalang mukha ko. I can take it. Nahihiya ako para sa asawa ko na naturingang napakalaking negosyante. Oo. Nag-aral sa pinakamagandang paaralan na meron tayo sa Pilipinas at nakapag-abroad pa. Oo, galing sa nire-respetong pamilya siguro yan. Yes, nire-relate kayo sa sinabi mo that you're embarrassing your whole family. But look how you treat your wife in front of other people. Kasi sa akin, kung may galit ka at may nagawang hindi maganda ang spouse mo, baka naman pwedeng sa bahay. Mm-hmm. O baka pwede mong tawagin in private na, alam mo, mali yung decision mo sa ganyan eh. Pwede. Yes. Ito talaga, narinig ko yun. He was shouting at her, he was berating, nagmumura siya. Yeah, yeah. Andun lahat ang waiters ng restaurant kasi medyo maaga pa eh. Parang ang dating kanila yun. Parang I think part owner sila doon. Parang boss, ganon. Parang ganon. My goodness. And then parang ang dating ngayon, how can... Di ba yung friend ko na girl nagko-confide sa akin? Yes. Parang ang feeling niya, napapahiya ba ako? Hindi, makapal na mukha ko kasi ganyan siya araw-araw. Sanay na. Yes, pero ako ang napapahiya para sa kanya. How will other people perceive this person? Yeah, alam mo, hindi, it will not be the same. Diba? It will not be the same. Kunyari ikaw, okay, buong time, napakaganda ng ugali mo. Isang beses lamang na mapakita mo ang ugali mong yan. One time, big time. Then they will see the dark side of you. Diba? Kung isipin ng mga tao, kung ang asawa mo ay kaya mong ganyanin, di lalo kami. He wants that. Kasi ang mga tao naman, like ako ha,
Alam ko'y maraming mabait sa harap ko and all. Pero alam mo, ang isang tao, maja-judge mo yung talagang ano ba siya kapag yung mga bagay na dapat niyang ikagalit. Ano ba siya pag siya ay may power? Ano ba siya kapag siya ay galit? Yes. Diyan mo talaga makikita ang character ng isang tao. So, pag ganun ang time na nakikita mo, eh, galit siya. Paano ba niya hinandel? Oo. Then that's the time you will know the real character of a person. At kapag ikaw ay hindi mo na-control yon at napakita mo yon, the people around will not be the same. Mm-hmm. You might think they're the same. They are not. Because the truth is, may pinakita ka na abay kakaiba, na hindi naman nila nakita sa'yo, ganun ka pala. Exactly. Kaya nagkaroon ng term na, my God, ganun pala siya. Oh, diba? Oh, oh. Kaya may ganung term po. So, tandaan ninyo, kapag hindi nyo kinontrol ang iyong galit, no, pwedeng maapekto ng ibang tao at pwedeng ikaw din. Kung akala mo nakakalusot ka, hindi. Mm-mm. Because nakakasira yan ng reputasyon mo. Yes. Magkakaroon ka ng usap-usapan. Yes. Na maaaring kumalat yun sa business associates. Pag-usapan yan. Na, uy, si, halimbawa, uy, si Joey. Yes. Grabe pala sa asawa yan. Oo, tsaka sorry to say, kasi pag meron kang ganyan na uncontrollable anger already, talagang medyo mapapaisip ang tao na may tama ito. May psychological problem ito, may mental illness ito. Ganyan ba nanay niyan? Ganyan ba tatay niyan? Diba may lahi pa sila? Ah, oh. Diba kahit ang sabihin mo? Kasi hindi anything not normal is abnormal. So pag yung galit ay hindi normal, alam mo may tama, may sayad. Oh. Diba? Oh. Parang, ay, psycho. Yan. Yes. So yun ang sinasabi. Or what's his problem? Pwedeng diba? Makasira ng reputasyon at ito yan, later on, they don't want you to be around. They don't want you to be around. They dread that you're there. Because it will be scary na what if mag-snap? Diba? Yung parang, di okay naman siya, mabait naman siya. Ganso. Eh, pag nag-snap. Diba? Alam mo parang, you know the feeling of being with a person na you don't know na isang time ba, buong time ba tayo, masaya kami, o bigla siya magsasnap. Oo. Pwede mong sirain ang isang gabi na masaya. Oo. So parang, kung ibang tao, sabihin, huwag mo na isama yan. Diba? Yung kunyari, kunyari doon sa kinikwento mong friend. Couple, oo. Hindi ko lang kung friend mo or acquaintance mo. Friend. Okay, kunyari acquaintance, ganyan. Sinabi nung girl sa'yo, si sasama daw si, sasama ko si ano ha. Uh-oh. Anong maiisip mo nung nakita mo yun? My God, baka naman biglang magwala. Oo, ayaw mo na kasi ma-uncomfortable ka. Correct. Actually, this morning, I was scared na paano kung matake yan? Kwento ng cousin ko, i-relate na natin bago natin umpisahan lahat. Kasi dito bumabagsak eh. Uh-oh. Yung cousin ko, naiwan niya yung phone niya sa bahay. Mm-hmm. Naiwan niya yung phone niya sa bahay. Mm-hmm. So there's no way, ang driver niya ang may phone. So sabi niya, alam mo ba ang number ni Ma'am Chichi? Oh, alam ko po. Oh, alam mo ba ang number ni ganyan? Opo. Pwedeng pakitext. Pinatext niya ang husband niya. Yung driver nag-text sa husband niya. Mm-hmm. Yung driver is using a dual SIM phone. Madali intindihan ha? Uh-oh. Dual SIM. Siguro ang alam ng husband ng cousin ko, yung number na isa ng driver kasi globe to globe. Hindi niya alam yung smart na number. Uh-oh. Ang nakalagay yata doon, please call me, ma'am. Ibig sabihin, nagpapatawag si Mrs. yung cousin ko. Okay. Noong nagkita sila daw kanina, apparently, nung husband niya sa isang establishment, yung galit ng asawa daw niya is yung hindi mo mapacify. Yung OA. Parang feeling ko, something is really wrong. Ang liit na bagay nun. Ang point daw nung husband nung cousin ko, wag mo akong tatarantahin sa ganyan. Ano, hindi ko kilala yung number na yan. Parang, ang sabi daw nung cousin ko, parang let go. Wala naman yung tama hindi mo naman tinawagan eh. So, mga ganyang instances. Ang sinasabi natin kasi, galit na hindi kinakailangan. Correct. Yung wala namang dapat palakihin, lalo na yun, okay, pwedeng nainis ka. Mm-mm. Pwedeng nagalit ka, pero pagkatapos mong malaman, yung rason, ganun ba? Oo. Yun ang normal. Correct. Ito hindi daw. Pero if you were prolong na ayaw mong tapusin, what's wrong with you? So, ang nangyari, yung cousin-in-law ko na guy, ang nagwawala pa daw na parang, ba't ko siya tatawagan? Hindi ko alam ang number, ganyan. Parang ako nga yung nagpa-text, sabi ng cousin ko. Sobrang galit na parang, tama na, huwag mo nang isipin yun. Tapos na yun. Ang liit na problema nun. Yes, in other words, there are times. Yes, it might have irritated you. There are times you just need to drop the issue.
Yeah. Just drop the issue. Di ba may time ganun? Ako minsan ganun, kunyari, I have a friend, hindi naman ganyan pagwawala. Pero yung kunyari, galit na galit na. Yung parang, ah, ito ang gagawa ganyan. Tapos parang aawayin niya. Tapos sabi ko, drop the issue. Gaganon na ako. Diba? Para maano niyang, just drop it. Kasi may mga bagay talaga, you just need to let go. My God, ba't ba ayaw niyo pakawala? Tama, okay lang naman na magalit ka. Nakakatakot. Pero huwag naman sobra. Yes. Make the galit commiserate sa kasalanan. Commiserate? Tsaka yung ibig sabihin, may pinanggagalingan. Minsan, di ba, bawa ikaw, yung galit mo sa akin dahil nakalimutan ko dalhin yung damit mo. Oh, eng-eng mo. Parang minura-mura-mura mo ko. Teka, hindi naman ako nakapatay ng tao. Para mura. Naman. Nakalimutan ko lang pero naman. Pero pwede kang, bakit ba naiwan? Oh, Chief, next time naman, dalhin mo, pinadala ko sa'yo. Yes. Okay, anyway po, bago natin tuloy, ang, Diyos ko, pati tayo nagagalit na tuloy. Ito muna, ating patroller, na si Mr. Felix Tambongco. Hello po. Ibinong kayo ng isang mundo batas sa nagdawis ang kusyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa labas ng Metro Manila. Ayon kay Isabela Representative Dito Albano, dapat magkusyon ng mga mundo batas sa nantik tatlong buwan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Layo nito na may lapit ang Kongreso sa publiko sa halip ng taong bayan pa ang pupunta sa Senado at sa Kamara. At yung dita rin ng Cabinet Secretary, depende sa isang isasalang sa libate ng mga mundo batas sa makakatulong naman para sa mas maging maayos ang relasyon ng gabinete. Ah, hindi binabab... Naniniwala ang kongresista na pwedeng makatulong din ang sistemang ito para maibisan ang skip na dalhin ng trapiko sa Metro Manila. Ako naman si Felix Tambongco, nagulat para sa DCRJ 810 ay Trimedia ang pila ng bawat Pilipino. Maraming salamat po, Mr. Felix Tambongco, ang ating isasama sisipag na patroller. Okay, so tutuloy natin ang topic. Ang topic po na natin ngayon ay paano ba nako-control, no, ang galit? Ayan, ito pang effect. Health talaga. Nakaka-cancer yan. Health talaga. Yung ito, both ways na yan. Yung taong pinaglalabasan mo ng galit at pati ikaw. Mm-mm. Sa katotohanan lang, alam mo, ako naka-experience ng tao na laging mainitin ang ulo. Mm-hmm. May ako gano'n na parang sa workplace. Ang init lagi ng ulo na lahat ng bagay kinaiinis, pero madali rin siyang lumamig ang ulo. Buti pa yan. Pero problema noon, yung buhos na one time big time. Naka-apekto ka na ng Naka-apekto ka ng ibang tao. Either me or sa iba niya binubuhos. Sa iba. Every time I witness that, you absorb a little of that. It's a dami kong nakikita yung gano'n, na bawat sigaw nun nakaka, di ba, pag gano'n, parang pati ako unti-unti nagkakasakit, nanghihina, because our cells are born to be normal in a situation na normal. So pag meron tayong nakikita na hindi normal, it shakes the cells. That makes our cells weak. Mm-hmm. Sometimes it will die. At ang nabubuhay na cells are the bad cells. Okay. It's proven scientifically na ang nagko-cause talaga most of the sickness, stress. Okay, sasabat na ako dyan. Hindi po ako doktor, but I have... May aeroplano. Where are we? Baka bumagsak ang aeroplano. Ano, nag-react ang aeroplano kasi talagang yung galit talaga. Oh, oh. Dapat hindi ganun. Okay. Nabasa ko siya. Uh-oh. Number one, ang cancer kasi it hits. Yes. It's hereditary. Genetic. Okay, wala tayong nagagawa, hindi natin nalalabanan, hindi natin nape-prevent. But stress is also number one cause of cancer. Totoo yan. Mm-mm. And most of the stress, alam mo, meron kasing good stress. Mm-mm. Ang good stress is yung there's so much work and you're happy. Yes. That's blessings kasi. And it's a good stress, di ba? Uh-huh. Yung mga, ang daming gagawin. But the bad stress are not needed. Yung hindi mga kailangan na stress, katulad nun, yung lagi kang pinagagalitan, sinisigawan, mm-hmm, lalo na ang takot. Yes. At ito pa. Do you know the cells ng isang tao na natatakot? Mm-mm. Ang gulo niyan. Kasi yung nagkakagulo-gulo ng system mo, natatakot ka dahil sa taong laging galit. Makita mo lang ang muka, nakikita mo na kagad is, my God, will he last or will this person last one hour na okay siya? Oo. Tapos can you just imagine na hindi mo alam may kikilos mo? Can you just imagine yourselves? Nagugulo sila. Nagkakabuhol-buhol ang
pag-iisip ng sales mo because wala pang nangyayari. You know, the health talaga. Ako talaga, not that I don't get angry, I still do. I try to manage it kasi nga nakikita ko sa ibang tao kung paano napaka-unhealthy para sa mga taong nakapaligid sa kanya. You know, you abhor the person? Yes. Parang tagalugin ko na kinasusuklaman mo na yung tao Ayokong kasuklaman ako. Oo. Kaya kukontrahin ko lahat ng ina-action itong taong ito. Mm-hmm. Hindi ko gagawin. Pinapangako ko. Alam mo yung mga, okay, kinasusuklam, you said, kinatatakutan, kinadidirihan kasama. Alam mo yung mga bagay na yan na akala mo walang epekto dahil sa isang tao lang na yung binibigyan mo ng galit. Yung lahat na yan ay epekto sa'yo yan. It can affect you as a person. Ikaw'y kinasusuklaman. Sakit, no? Oo. Kinasusuklaman ka. Alam mo yung ibig sabihin ng suklam? Ibig sabihin, grabe yun. Hindi ka pleasant na tao. Oo. Kinasusuklaman means makita mo lang. Takot ka na kasi. Oo. Gusto mo, kung may chance ka lang, at kung pwede lang na itapon mo sa bintana, gagawin. Yan ang kinasusuklaman. Ito pa, pansinin mo, Miss Pelita, uy. Mm-hmm. Pag ikaw, halimbawa ikaw, tangang-tanga ka sa helper mo, mm-hmm, and sinasabi mo, tanga, 'di ba? Ganyan sa helper mo. Pansinin mo yung sinasabihan mo ng tanga, lalong natatanga. At di lang 'yon, may time na tulala lang. Exactly. Magiging tulala. Kasi babang-baba na ang moral ng tao Totoo 'yan. Kaya 'yan na pinag-uusapan namin ngayon, yung epekto ng anger muna sa ibang tao at sa iyo. Kasi 'di ba para makuha mo exactly why you should not do it. Yes. 'Di ba baba ikaw yung sa helper mo, tangang-tanga ka. Daily, hindi na niya makuha timpla ng kape mo. Pwede namang, alam mo, dahil ang tagal mo na kung tinitimpla ng kape, di ba sabi ko sa'yo ganyan. Inis ka. Yeah. Pero kinakontrol mo yung galit mo. Pero sabihan mo siya na, ang tanga-tanga mo tuwing umaga, ganyan ka. Don't use words na not needed, that you can explain it naman. Pierce the heart. Anyway, ang mangyayari niyan, tuwing umaga natatarante, so she can never make things right for correct, you. Correct. Lalo siyang nagkakagulo-gulo. Yes. Kasi nga, system yung sales niya, magulo na. Yun ang problema. So, okay, after the effect na pinag-usapan natin, ito pa ang pinaka-anong epekto. Babalik sa'yo. Lahat yan. I believe that. Because you are, meron kang buhay na kunyari nasira, meron kang pagkatao na sinira, meron kang mga bagay na, yung mga sinaktan mong tao because of their anger, mm-mm, you know, I have to say it lang talaga. We're all created by God. Hindi pwedeng si God will just keep quiet that you are destroying His creations. Mm-hmm. Mahal niya tayong lahat So, every person na sinaktan mo, hindi niya pwedeng sasabihin it's alright. No, it will never be. That you act as a father or a parent to your children. If somebody will do that to your children, you will not allow it. One child na saktan, grabe ka. Can you just imagine if many? So I'm telling you, matakot kayo sa bawat tao na naapektuhan. Because God will not keep quiet. And God sees it. Oh, kasi creation niya tayong lahat. So please lang, if you think you're better than anybody else, that you can just treat them like trash, or you can just treat them like your own, pag-aari mo sila, I'm sorry, but you are in the wrong track. Because one day, babalikan ka. Talaga, big time. Diba? Yes! So, bago yan, nasabi ko na po ang mga epekto. At sana talaga, hindi lang naman para sa ating lahat yan. Actually, I always remind myself also about when I get mad. That's why I think natuto talaga ako ngayon na medyo mag-cool-cool-cool. Hindi ka naman abusive Oo, I was never naman. I know naman. You. Pero, you get mad. I get mad, yeah. In the proper way. Talaga? Oh, thank you naman. Oh, parang nice, diba, between the two of us, since matagal tayo, sometimes I slip on a certain ugali. Uh-oh. Kinakalabit po ako niyan na, uy, wag kang ano ha, okay. At nagpapasalamat naman ako doon. Okay, anyway, sige, eto na. Bago natin, eto na, bibigay na tayo ng mga solusyon. Paano ba na maiwasan ang makontrol ang galit para hindi nyo na makuha ang mga masasamang epekto nito na pinag-usapan natin kanina? At magbe-break na tayo, babalik po ang Usapang Babae. Mga usapin,
opinyon at kaisipan ng mga kababaihan. Pag-uusapan sa Radio Talk Show Made Especially for Girls. Girl Talk, usapang babae. Samahan sina Perita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8Tri Media Pro Incorporated. This is 8Tri TV. Mantikang makapit, mag-dishwashing na Zuli! It's the way that Zuli have found the one! Ang kalsebo, pati lansa, I love it! Zuli pa yan! Pagdas, paste, o doble pa! Ang lali ng umasan! That's the way that Zuli G'day, I'm Winnie Sporter from Davao City. Did you know that the rainy season also ushers in the season of the mosquitoes? Stagnant water brought by constant LPAs or low-pressure areas provide the perfect breeding ground for Calicidae or the Lamorca. Five, six, seven, pissed. Mapicon, what is your emergency? Dengue! Who's there? Kim Atienza po para sa Mapicon. Ligtas na po kayo. Para sa problema sa daga, ipis, anay at lamok, tawagan ang Mapicon. Is going to destroy the whole planet to save the world. What is this place? Geos Hypia. They'll need the Shangri-La. Can you help? Yes. We're all doomed. This is the guy who's going to save us. The Huggy Buddy. Hello, Teddy. And the hottest sloth. You take my list away. On Earth. You say that to all the girls. I try, but usually they run away too fast. Ice Age Collision Course. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Kakampi ng mga kababaihan, Perita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. And we are back to Usapang Babae. Ito po si Perita Peralta Uy na kasama pa rin si Chichi Espiritu Flavier. At ang topic natin, eto na, papunta na po tayo. Paano ba nakokontrol ang mga galit na yan dahil napag-usapan na namin kanina mga epekto, no? Pero bago yan, sige, magbasa muna tayo ng mga text man lang. Ah, yun okay. Nga. Umpisahan ko ba? Sige, sige. Galing kay Mariela of Pampanga. Maganda. Ay, mga taga-Pampanga. Hello, hello, hello. Madami sa ating nakikinig sa there. Si, ano, Rodel. Hi, Rodel. Oy, padating na yan. Okay. Magandang umaga. Ay, sorry. Magandang hapon. Usapang babae. May mga kapitbahay kaming chismosa sa sobrang galit ko, pinatulan ko na. Ano kaya ang pwede kong gawin para mapagsabihan ko sila nang hindi nagagalit? Salamat po. Ayan, isa sa akin yan, righteous anger talaga. Kasi talagang mga chismosa. Kakagalit. Kakagalit. So, I think Mariela naman yung galit mo kung sakali man. Because tuloy-tuloy nilang ginagawa. As you said, it's chismosa. Ngayon, ano ba pwede mong gawin na pagsabihan sila na hindi ka magagalit, sulatan mo ng letter muna. Pwede. Kasi it's so hard to face them, ang mga chismosa na hindi ka magagalit. Magrarason pa. Oo, magrarason pa yan. Kasi I'm sure they will make you look pa stupid. Mm-hmm. Ide-deny pa sa harap mo yan. Mm-hmm. Ayan, ang style ng chismosa, hindi amin yan. Mm-hmm. Ay, di ko na pinag-uusapan. Gaganyan. Mm-hmm.
Eh, alam mo totoo. So, ano mangyayari? They're insulting your intelligence na later on magagalit ka. So, ikaw, more on you're gonna might write them. Yes, I will write a letter and very strong letter. Ako siguro, I will confront one person. No, confront is a heavy word. Ako yung makikipag-usap ng maayos na, uy, sana naman tigilan na natin ito. Pero ang chismosa kasi is yun a lifestyle. Ayun na nga. Magmamakababa ako, magre-request ako tigilan na natin ito. If they still continue, ay away na ang gusto niyan. Oo. Pero, since ang tanong niya, paano niya mapagsasabihin ang hindi nagagalit? Oo, kasi nagagalit na siya. Ibig sabihin na kulit na eh. See, I guess, kung ako, pinaka-diplomatic way na kakayanin mo, Mariel, hanggat kaya mo, pagtimpian mo. Pagtimpian mo, pero ako, akong may gagawin ka talaga para kung kasi ang nangyayari, tingin ko nagalit na siya, di pa rin tumitigil, you write a strong letter at i-involve mo sa letter na yon. Sulat mo na pag hindi sila tumigil, ikaw ay a-action na pwedeng legal or whatever. Yes. But at least you told them to stop already. Yes. Diba? Okay. Hi, Mariela. Nakakatuwa si Mariela. Gusto niya talagang matimpi ang kanyang galit. Dapat. Oo. From Marikina naman. Control. From Sarah of Marikina. Good afternoon. May kaibigan po ako. Kapag nagagalit siya, dinadamay kami kahit wala naman kaming kinalaman. Gusto niyang paggalit siya, galit din kami. Paano ko kaya siya matutulungan para makontrol niya ang galit niya? Salamat po. God bless. One is, hawakan mo nga, sabihin ma-drop the issue. Pag hindi pa rin siya tumitigil consistently, lagi niya kayong paggalit siya, ay gusto niyang galit din kayo, walk away. Ako talaga, sometimes you just need to walk away from that kind of people. Kasi mahahawa ka ng kanegahan niya. Mm-hmm. Kasi sabi mo, kaibigan mo siya. Ang kaibigan kasi, anong name niya? Alam mo, kaibigan should make you a better person. Yun ang tunay na kaibigan, ha? So, not because na lagi kang sumasang-ayon ay ikaw ay okay. Hindi. There are times you just need to be tough. So, yung pag hindi ka tumigil, hindi ko gustong nakikita kang nagagalit ka, nagbubuka kang tanga sa galit mo, di ba? Yeah. Ayokong makikita kang ganyan, na pati kami inaapektuhan mo na I have to walk away for you in a while. Then, kapag okay ka na, tawagan mo ako, nandito ako ulit, di ba? That's a friend. That's a real friend. Ako naman, di naman nalalayo sa sagot mo eh. Kausapin ko yung friend kong mahilig magalit na pakikontrol yung galit mo. Tsaka, uy, lambingin mo na lang, hindi siya si Mariel. Lambingin mo na lang, pag nagagalit ka, huwag mo naman kami idamay na magalit din. Oo. Kasi parang yun nga, sabi niya, di ba kinausap niya, tapos gusto niya paggalit, galit din sa kasi ba yun? Ambawa, ikaw, pilita laban mo yan, di naman akin eh. O, bakit sinasali mo? Oo. Pero kung talagang consistently ay gusto niya kayong kasali sa galit niya, walk away because but, correct. Friend, remember, ikaw ang, since mainit yung kaibigan mo, mahilig magalit, ikaw ang lumabas. Yes. Huwag kang sasabay. Yes. Okay. We have to remind you, kung galit na galit siya, dahil kaibigan mo naman siya, minsan maganda mag-isip ka na lang ng humor na minsan sabi mo, alam mo, mukha kang Brutus. Okay. Di ba? Mukha kang incredible, ho. In other words, siya ang maglumanay. Oo. Or sabihin mo, nagmumukha kang dinosaur. Di ba? Minsan kasi diba, kung galit na yung friend mo, sinabayan mo pa, edi lalong nagalit. Parang ginatungan niya pa. Pag ginatungan mo, sabog. Sabog. Okay, next from Roger of San Juan City. Roger, up, please. Pakiakyat. Chichi, pakibasa. Okay. Kapag nagagalit po ako, gusto kong manakit tulad ng manapak. Oh, ayan po kasi yung paraan para gumaan ang aking pakiramdam. Ano kaya ang dapat kong gawin? Salamat. Galing kay Keith ng Cubao. Ako naman ang mauna dyan. Ano? Medyo physical siya. Sa akin naman, Keith, wala kang karapatan manakit ng kapwa mo tao. No matter kung gaano kakagalit, lahat yan nadadaan sa magandang pag-uusap. Keith, hindi iyo ang mundo, hindi rin ikaw ang Diyos. Baka sakaling gusto mong bumaba ng konti sa pakiramdam. Tama ba ako doon, Pilita? Wala siyang karapatan manakit. Yes, alam mo, gawin mo na lang. Ano? Kung hindi naman kayo sinasaktan, ano? Iba naman yung ginugulpi ka na hindi kalalaban. Pero ibig sabihin kung dahil lang yung galit mo at the way, kasi sabi niya the way na mawala galit niya is manapak, why don't you just do it sa bahay, no? Mag-unan? Oo. Kung yun talaga yung kailangan para hindi ka ma-heart attack, no? May unan ka, ba't di mo dusuntukin? Not the person. Ano mo sabihin ko, Keith, baka makatapat ka rin ng tao na hindi nasisihan ang hindi ka nasasapok. So, ayan kaya tao na baka makatapat ka, makaharap ka ng katapat. Delikado po yun. Control your anger, Keith. Yun lamang. Kaya bago natin tuloy yung iba, no?
siguro kailangan natin sabihin, alam mo kung talaga meron kang anger inside na halos prolonged, you have to write it down. Magduwa kang diary. You know, sometimes expressing it, yung parang baga, hayaan mong i-release ng sarili mo lahat ng gusto mong sabihin without thinking of other things. Nade-distress mo rin yung yes, sarili mo. Yes, and the best is get a journal. Lagay mo lahat, ba't ka nagagalit, todo mo doon, kung gusto mo magmura doon, sige. Other, I think, gagaang ng pakiramdam mo. Oo, kasi, ano eh, yung ini-express mo sa tungkol, kunyari, galito kay Chichi, chot, lahat ng gusto kong mura lagay ko. Yes. Taas sa pakinggan, diba, lahat na, sige, doon mo buwas. Na later on, as if nasabi mo na. So, relax ka na. So, tama. I think that's one that you can do. And then second, siguro maganda rin yan, yung parang, ano pang mga ways na pwede mo makontrol yung galit. Let's say that ikaw ay talaga uncontrollable ka kasi. I said nga, come up with a piece of paper and breathe write it down. In, breathe out. It laki really helps. No, pwede. Pwede yun. Malaking ano nga yun. Kahit sa school, tinuturo yan, di ba? Kaya Keith, medyo relax lang. Mm-hmm. Para wala kang makaaway talaga. Especially kung medyo physical ang medyo approach mo. Konting ano lang, tiis-tiis lang. Ma-overcome mo rin yung at gusto mo. At isa pa, alam mo pa na pwede pa? Mm-mm. Kung talaga di mo na makontrol, bago pa mangyari yon in 1 second, just leave. Umalis ka na. Umiwas ka na. Oo, yung kunyari, galit na galit ka na. Ay, alam mo, minsan time may ganun, yung nanginginig ka na sa galit. Siguro pinakamaganda, yung energy na konting-konti na natitira, use that na iwasan mo na. Mm-mm. Just walk away for a while. Umalis ka na bago ka may masabi. Yeah. That's medyo kung nagkalma ka na, that's the time you talk. Yes. Ganun na lang ang gawin mo. Malaking factor din yan. At sunod, alam mo ba na may power sa words? Diba sabi ko kanina, may power ang words. Mm-hmm. May power din kasi pag sinasabi mo, gusto na kitang sapakin. Do not open that up. You try that. Ako, trinay ko yan. Yung instead of saying na yung ano ang nasa utak ko na gusto kong gawin sa'yo sa galit ko, do not verbalize. Kasi most likely you will do it after expressing it to the person na kaharap mo. Huwag mong uumpisahan i-express yung bagay na yon, because kung na-express mo yon na napakahirap express, malamang itutuloy-tuloy mo pa. Yun ay tinatawag na ayaw mo pang huminto. Kasi nasabi mo na yung bagay na yon na, alam mo, kunyari the word tanga that you said. Mm. Ang tanga mo eh. Huwag mo nang sabihin yan, because pag nasabi mo yung word na tanga, tutuloyin mo. To heavier words. Because baga, you set that insulting word free already. Uh-oh. It's already in the air. Uh-oh. Then later on, it's so easy for you. Uh-oh. So please don't. Ay, may isa akong sharing, ano. It's another friend naman. Friend natin to, ano ba? Yung parang ganitong kasimple. Pagkasama niya yung partner niya sa sasakyan, na-traffic sila. Siya ang ma-verbal abuse dahil na-traffic sila. Ayun na nga. Ang hirap nun, ano? Diba, like, yun na nga sinasabi ko. Parang, anong ginawa ko? Nakupulang ako dito. Ano na nalimik dito sa akin mo na buwas only because kasama kita. Tsaka kasi traffic. Anong kasalanan ko dun sa traffic? Parang ang laking pagkakamali na ikaw ay kasama ko ngayon. Ay, Pilita, believe me, sabi nung kaibigan ko, and ako nai-imagine ko rin yon, ang hirap kasama ng ganun tao. Uh-oh. Yung inaantay mo kung kailan magagalit. Yes, don't wait for the time that the people are just around you because they need something from you. At yan ang matitirang mga tao sa paligid mo kapag hindi ka nagbago. Okay. Mga taong sasamantalahin ka lamang. Bigot-bigot yung eyeballs. Oo. Fine. Diba ganun yung mga taong nangangailangan lang sa'yo? Wala nang matitira sa'yo na tunay. Hindi ba? Yan ang pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa'yo. At sinasabi ko sa'yo, kapag ikaw ay nakasakit ng tao, tandaan mo, lahat tayo ay creation ni God. God will not allow for you to destroy other people na ganun lang. Idi-disiplina ka. So, ingat din. Hindi ba? So, dahil po, thank you very much sa nag-request ng topic. It's a very good one. Sana po, may natutunan tayo tungkol sa galit. Ha? Uh-oh. Ingat tayo kasi talagang it can destroy eh, and it can destroy you also. So, bakit wala na tayong time? Wala na! Oh my God! Ang bilis! Yes, diba? This is the fastest, actually. Sinainan nila ako. Naku, sayang. Uh-oh. I'm sure maraming text. Pasensya na. Pasensya na po. Pero sana ay, I think yung sa mga text ninyo, mga tanong nyo, kahit pa yung nasagot natin paano ha-handle yung sitwasyon ninyo. So sana po, ingatan po natin ating pananalita. Kung tayo po yung magsasalita, express na lang po tayo ng blessings to others.
hindi po yung mga bagay na nakakasira sa tao, okay? Oh, yeah! So have a great day, everyone! This is Usapang Babae. This is Polita Peralta Uy and Gigi Spirit of Flavier. I'll see you again tomorrow. Bye! Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan.